Kamusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na namang Minecraft video. Ano itong Minecraft video ito mga barkada ay tungkol na naman sa Kadacraft mga kabarkada. At kung nakikita ninyo naman po, nagagamit na natin mga kabarkada ang ating white wool. Dahil ang white wool na to ay pwede na natin ibenta dito sa mga shepherd mga kabarkada. Tama ba ako? Ayun, shepherd, no? Diba? At nabibenta natin ang 12 wool sa isang emerald mga kabarkada. Cured na po yan mga kabarkada. Yan na po ang pinakamurang trade na pwede natin magawa sa mga shepherd na to. Kung nakikita nyo naman, at least nagagamit natin yung sheep farm natin mga kabarkada para makipag-trade sa mga ito. At syempre, marami pa tayong pwedeng i-trade dito as long as marami pa sila na-unlock. Kasi hindi ko pa na-unlock lahat. At ngayon lang ako na weirduhan sa buong buhay ko sa Minecraft na bakit ka naman bibili ng bed sa villager. Actually, mura lang siya kung iisipin mo, 1 emerald para sa isang pirasong bed. Pero napakamahal, grabe naman yun. Pero ang weird lang talaga, nabibili ka ng bed, diba? Ewan ko, ako lang ba yung nawi-weirduan? At syempre, ito mga kabarkada, hindi ko pa po na-cure itong mga to. Pero okay na rin yan, same price lang din naman, at least below 20. Pero kapag na-cure na natin yan, matitrade na natin ng below 15 mga kabarkada. Diba? Very nice. At syempre mga kabarkada, marami pa po tayong villagers dito at ginagawa natin silang librarian at mga shepherd mga kabarkada. At sooner or later mga kabarkada, maglalagay na rin tayo ng mga cleric dito tsaka ng marami pang mga mason. Kasi yun yung mga kailangan natin. Cleric para sa rotten flesh to emerald. Tapos mason para naman sa emerald to quartz. O diba? Very nice! At isa pa sa mga binibenta natin ngayon mga kabarkada ay itong melon at tsaka pumpkin combination mga kabarkada. Kasi sa isang farmer mga kabarkada, pwede ako magbenta ng pumpkin for 1:1 at meron din tayong melon for 1:1. O diba? Nakaka 2 emeralds tayo sa isang villager mga kabarkada. So 12 yun kapag minaximum mo. So dahil dalawa to, 24 emeralds sa isang villager mga kabarkada. Tingnan mo naman! Very nice mga kabarkada. Mas marami na tayo na po-produce na emerald at mas mabilis na tayo nakakapag-supply sa STM mga kabarkada. O diba? Very nice! At isa sa mga mabibilis na mag-produce na farm natin mga kabarkada ay ang honeycomb mga kabarkada. Kasi kung titignan ninyo po, boom! Napakadami ko ng honeycomb block mga kabarkada at iniisip ko kung ibebenta ko ba to sa STM kasi panigurado marami din gagamit ito pang design eh. At syempre, mabilis lang yan maproduce. Kung nakikita nyo naman, no, kakakolect ko lang nito mga kabarkada, kakalagay ko lang dito ng mga honeycomb block, nagpo-produce na naman siya at sobrang dami na rin nating honey kung titignan mo, diba? Meron na tayong 9 stacks ng honey block mga kabarkada. Tapos honeycomb pa, sunod-sunod. Kaya siguro ibebenta ko to sa STM mga kabarkada for 1 diamond, 2 stacks. O diba? Murang-mura mga kabarkada, mabibili nila sa magandang presyo at abot kaya. So far mga kabarkada, marami na po tayong villagers dito. Nakikita nyo naman po, ayan pa, madami pang paparating mga kabarkada. At the same time, marami na rin po tayong librarian mga kabarkada. Kung nakikita nyo, hanggang dito sa may dulo, meron ng librarian. At dun din sa may bandang dulo, meron na rin librarian. Oh my goodness, after all this time, ngayon lang siya nakompleto. At syempre mga kabarkada, pag binuksan po natin itong chest na to, sobrang dami na po nating libro. Kada hilera po, meron yan 9. So, meron tayong 9 na feather falling. Meron tayong 9 na knockback. Meron tayong unbreaking. Ayan, kompleto na mga kabarkada hanggang dito sa may dulo. Kung nakikita nyo naman po, iba't ibang mga enchantment yan. At pwede na siyang ibenta mga kabarkada, of course. Pero kulang pa rin ang mga enchantment natin mga kabarkada. Kulang pa tayo ng mga enchantment para sa crossbow. Kulang pa tayo para sa mga swords. Yung Bane of Arthropods pa. Wala pa ako nun, syempre. At marami pa mga kabarkada. At ilalagay natin yan dito sa may likod. Tapos maglalagay pa tayo ng mga mason dito, tsaka ng mga, ano tawag dito, cleric. At the same time, mga kabarkada, marami na rin po tayong smooth stone at mga kabarkada, kaya kailangan natin yan, dahil alam ko naririnig nyo na kanina pa mga kabarkada, dahil tatapusin ko po tong building na to at yung building na yun at tsaka yung building pang isa doon. At yun nga, mag-subscribe ka na kung bago ka lang dito dahil bibigyan kita ng timelapse. Let's go!
ba sa mga walang nababalitaan dito sa Kadakrap? Wala ka pong pakialam sa mundo ng Kadakrap, ha? At kung makapagsalita ka at wala kang alam? May mga ano? Isa ka ba sa mga privilege na hindi naaapektuhan kaya wala kang pakialam? Ha? Sumagot ka! Ha? Sadyang may connection ako around para hindi ako maapektuhan sa mga pangyayari. Kasi ikaw ang may sanhi at ikaw ang dapat magbunga ng lahat ng responsibilidad. Kailangan buhatin mo lahat ng responsibilidad, hindi ako. Dahil ikaw gumawa nun, hindi ako. Napasok yung bangko dahil sa incompetent mo pagdating sa paggawa ng bangko. Plano ko talaga yun para mahuli natin. Sino? Sige, bigyan mo ang pangalan. Sino? Sige. Hindi ko nga alam kung sino yung kumuha. Hindi mo alam, ano ba naman yan? Ang plano mo, kaya mo ginawang mas madaling makapasok para mahuli. Pero hindi mo nahuli kung sino. Sige. Ano? Ha? Sumama mo ako. Dali, sumama ka sa akin, ha? Dali yan. Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung ano yung pinaggagawa mo dito sa Kadakrap. Tara dito. Ito na yun! Anong klase bangko to? Dito lang sila pumasok ko. Ayan, oh. Kita mo? Kayang-kaya mo makapasok gamit ng panghukay lang. Anong klase bangko hindi to, ha? Eh, no, may bantay ako dun sa baba. Tingnan mo dun, no? Asan yung bantay? Tingnan mo dun, no? Asan? May bantay dun, oh. Yung bantay mo pati tayo ina-atake. Lahat ina-atake niyan. Walang discrimination. Nawala lahat ng pera natin dito. So, anong gusto mong gawin natin dito, ha? Ano? Sige, ano? Gumawa ka ng batas! Ano? Gumawa para na ako ng batas! Natin. Gumawa na ako ng batas para kasuhan sila. Pero paano natin malalaman kung sino yung nagnakaw, ha? Ano? Kukuha tayo ng testigo. Kumuha na ako, mauna na ako sa'yo dahil isa akong malupit na mayor. Kumuha na ako ng 5 testigo. At alam mo ba kung sino ang sinisisi nila? Sino? Si King FB. Ah! Si King! Sa lahat ng pwedeng magnakaw, bakit si King FB pa? Di ba? Di ko rin alam bakit siya. Kaya ang naisip ko, para mabalik natin yung pera, na si King FB at si Bibuyog ay lumalaban sa akin bilang pagiging mayor. Ang alam ko lang, si Kuya Ray lang yung lumalaban sa'yo. Hindi, nilalabanan nila ako sa pagiging mayor para mapatalsik ako. Pero hindi nila kukunin yung trono ko, ibang tao kukuha. Sino? Si Kuya Ray! Lahat silang nagsasama-sama o pinagkakaisahan ako. At bilang mayor, kailangan ko ipagtanggol yung posisyon ko at ayokong masisi na ako ang dahilan kung bakit nabaon sa utang ang Kadakrap. Kilala mo ba kung sino to? Kilala mo ba yan? Si Blaster ba yan? Oo, si Blaster to. Napakatagal nang nawawala ni Blaster. At si Blaster ang susi para mabalik natin ang kaba ng bayan. Kapag hindi ko nabalik ang kaba ng bayan, ikaw ang aako ng lahat ng responsibilidad kung bakit tayo nabaon. Wala na si Blaster dyan. Wala na ako naririnig dyan, oh. Naalin. Andito pa si Blaster. Tahimik lang talaga si Blaster kapag hindi nandun sa may-ari. Sigurado ka dyan, ha? Oo, sigurado ako. Si Blaster 200%. Uy. So, ayun yung kapalit. Yung ito. Pera. Ito. Kapalit kay Blaster. Kaya dapat magdasal ka. Kahit matalo at manalo ka, parte pa rin ako ng town hall. So, kaya bakit akong kailangan kumampi sa'yo? Kasi ikaw ang gumawa ng town hall na to. At palalabasin ko na ikaw ang dahilan kung bakit tayo na nakawan at tuluyan na naghirap ang Kadakrap. Ano? Hindi ako yung dahilan. Hindi. Kahit tignan mo yung comment section ko ngayon, sila ang magsasabi na ikaw ang dahilan kung bakit nakapasok sila King FB. Sinasabi ko kay Star Sir na siya yung dahilan kung bakit nakapasok sila King FB dun sa kaba ng bayan. So dapat lang, di ba, na si Star Sir ang sisihin, hindi ako. Hindi. Hindi. Ano, hindi? Bakit hindi? Dapat ikaw ang kakampi sa akin. Bakit mo ako nilalaglag dito? Siya yung gumawa yun, eh. Pingin mo na diamonds. Nimano ko. Hindi ako nababayaran para sa trabaho na to. Ano na, kunin mo na. Oh, magsakita ka, buwisa mo. Ano? Parang, oo. Parang, oo. Hindi pa rin, oo, yun. Ano, parang, oo. Ano? Ah, dapat lang si CNC Starship, pero alam ko, mapagbibigyan naman natin siya kasi hindi naman niya maulit yan. Di ba, Starship? Oo, dadagdagan na natin ng security ang ating bangko. Ayan, dagdagan mo na yung security. Oh. Ito si Blaster. Huwag niyong sisirain. Delikado. Pagka siniraan niyo to, baka hindi natin alam kung ano na mangyari. Hahawakan ko na agad yun. Pero kunin ko na. Ibabalik ko si Blaster kay Bibuyog para ibalik ni King FB yung kaba ng bayan. At para hindi na ako yung masisi. Ibabalik ko yung pera
pero si Starseer pa rin ang dapat sisihin. Gawa na lang ako ng pera. Gagawa ka ng pera. Pagka gumawa ka ng pera, babagsang ang ekonomiya ng kada crap. Kaya kailangan, ibalik muna natin yung mismo pera. Karamihan na ka ng tinitindo natin, one diamond na lang, babagsak pa ba lalo dun? Oo! At wait lang, ano sinasabi mong ibabalik na yung pera? Kasi diba kinuha ni King Ebi? Para mawala na yung sisi sa akin, at maibigay kay Starseer dahil sa palpak niyang paggawa ng bangko. Ibabalik ko yung pera ng kaban ng bayan gamit si Blaster. Ganto lang Sly. Huwag mong isa-uli si Blaster. Oh. Hindi tayo mag-negotiate sa kidnapping diyan. So ang gawin na lang natin, dagdagan natin yung tax ng ano, ng night market. Ah! Doblehin mo. Tama. Hangga't hindi natin siya nahuhuli at alam ko si King Ebi ang may-ari ng night market. Kailangan natin doblehin ang tax ng night market. Tama. Mm-hmm, so ang gagawin natin, hindi na natin ibabalik si Blaster. Para meron pa tayong ano, panglaban sa election, 'di ba? Or ganito na lang. Ibabalik ko pa rin si Blaster. Kapalit nung pera ng kaban ng bahay kasi marami 'yun eh. Sobrang dami noon. Tapos saka natin doble niya. Saka natin to doble yung taxi king F. Para wala silang pambayad. Tama. Mas maganda pang plano 'yun. At tama. Tsaka, para mawala na rin yung sisi sa iyo, kailangan ayusin mo na yung security system para hindi na tayo mananakawan ulit. Ayos ba yan? Okay. Ayos yan. Nasa may polisya natin. Bakit tayo? Yun din ang hinahanap ko. Hinihintay ko yung dalawang polis dahil dalawa ang kaso nila sa akin. Una, din nila nahanap kung sino yung nagnakaw. Pangalawa, nahuli na ni Maki yung nagnakaw. Pero ano nangyari? Tumakas. Nakatakas. Kaya marami akong gagawin doon sa dalawa na yun. Ano? Ay, dapat mas pagandahin yung police station natin. Oh, dapat palitan yung mga tao doon. Yan. Mm-hmm. Kaso, ang problema natin sa kada crap, walang gusto maging police dito. Kaya kailangan din natin taasan yung sahod ng police para madaming magiging police. Gets mo? Paano pag lahat na naging police, tapos yung police din yung gumagawa ng krimen? Anong gagawin natin doon? Hindi ko din alam. Pero, bahala na ako sa future. Pero sa ngayon, yun muna ang plano natin at kailangan muna natin yun i-execute. Biboyog, bakit naman ganito? Hindi mo ba kami mahal, Biboyog? Kung natingan yung ginawa niya. Imbes na duktungan niya na lang to, kasi papunta rin po to sa may gravel mountains na pinagkukuhan ako ng gravel. At saka sa desert, meron din isang portal ako dyan na papunta sa desert. Eh, kaduktong lang din naman ng ice na tong path na yun. So, ang gagawin ko ngayon, ayusin ko tong lugar namin ni Biboyog kasi portal po ni Biboyog to. Tapos ayun yung portal ko malapit lang. At iduduktong ko yung ice path. Tapos ililipat ko na din tong portal niya dito para united kami. Parang ayaw niya sa amin eh. Iniwalayan niya kami. Tsaka oo nga po, dahil medyo tumatagal na kami dito sa Kanakrap, 4 months na po kaming season 3 mga kabarkada at naglalag na po kami, hindi sa server, hindi dahilan ng server, kundi sa dami ng builds namin mga kabarkada. So pag pumunta ako sa base ni Kuya Rai, naglalag ako. Kasi maraming entities doon, tsaka sa base ni AZ, tsaka ni Ken Place mga kabarkada, sobrang daming entities kaya naglalag kami kapag pumupunta doon. Pero, hindi naglalag yung server kapag malayo ka, it's just that kami mismo yung naglalag. Bumabagsak yung FPS namin mga kabarkada. Kung nakikita nyo, nasa Nether po ako at ang FPS ko ay nasa 300 kasi po tinanggal ko na yung shaders. Tatanggalin ko na yung shaders ko kasi kapag may shaders mga kabarkada, doon po kami naglalag. Tapos kapag pumunta ako sa base ni Ken Place or sa base ni Kuya Rai, nang walang shaders, 100 yung FPS ko. Mabilis ako, mga kabarkada. Kahit sa base ko, naglalag na rin ako. Yung dating 200 FPS ako na kapag naka-shader sa base ko, nagiging 100 FPS na lang siya, mga kabarkada. Eh, naglalag na ako, kaya hindi na ako mag-shaders. Pang-umpisa lang talaga ng season yung shaders, mga kabarkada, habang tumatagal hindi na masaya. O, diba? Kapag kukuha na tayo ng gravel at saka ng buhangin, mga kabarkada, very easy na lang mag-travel kasi isang diretso na lang po ang aming daanan. At syempre, iduduktong din natin yung portal ni Biboyog para hindi naman siya masyadong malayo. Ayan o, di ba? Very nice. Maganda tignan. At ayun, papalitan din. Ay, nahilo ko. Ano ba naman yan? Nahilo na ako. At ayun din mga kabarkada, papalitan din daw po ni MC Hero yon yung hindi pagkakapareho na yun. Kasi ang usapan namin dito sa Kanakrap, kapag duduktukan mo yung ice path, dapat pareho ng design. Yung akin medyo hindi pareho ng design kasi hindi ko tinapos, pero pareho pa rin yung materials na ginamit ko. O, di ba? Hindi ko lang siya nilagyan ng pader.
ginawa ko lang yung mismong skeletal structure, mga kabarkada, which is yung eye spot, yung ilaw sa ibabaw, at yung nasa may harang sa gilid. O, diba very nice? Magkakaduktong na hanggang dun ang aming mga portal ni Bibuyo. So, hindi ko alam sa inyo, mga kabarkada, kung paniniwalaan pa ba ninyo ako, pero ako nakikita ko crystal clear, mga kabarkada, hindi po ako ang masama dito sa Kadakrap. Ako ba ang nagnakaw ng kabanang bayan? Hindi. Wala po akong ginagawang masama dito sa bayan ng Kadakrap, mga kabarkada. Yung pagiging scammer ko, hindi nga totoo yun eh. Kaya lang nila ako tinawag na scammer kasi hindi nila kayang bilin kung ano yung tinitinda ko. Ang scammer, yun yung nanloloko sa'yo. Kukuhanan ka ng pera pero wala kang makukuha pabalik. Yun ang scammer. Kaya hindi ko alam, mga kabarkada, kung mali pa ba itong ginagawa ko. Dahil ang gagawin natin ngayon, mga kabarkada, eh kailangan natin maghigante. Hindi naman sa totally maghigante na maghigante. Ang kailangan natin gawin, kailangan natin ibalik ang kaba ng bayan. Katulad nga nung sinabi ko sa plano ko kay Starseer, mga kabarkada, kailangan natin ibalik ang pera ng bayan sa pamamagitan, mga kabarkada, sa pagbalik kay Blaster. Ibabalik ko na si Blaster. Ibabalik ko na siya. Yun ba ang gawain ng isang taong masama? Hindi. Ako, mga kabarkada. Kaya ako nandito, mga kabarkada, kasi hindi tayo sigurado kung mapagkakatiwalaan natin si Bibuyog, mga kabarkada. Kaya ang gagawin ko, gagawa ako ng lugar kung saan doon ko itatago si Blaster at ibibigay ko lang kay Bibuyog ang natatanging papel kung paano makapunta dito, mga kabarkada, para maging ligtas tayo. Kasi malay mo, inabot ko sa kanya si Blaster, tapos pagkaabot ko, bigla niya akong patayin. O diba delikado na, mga kabarkada? Kaya kailangan hindi natin hawak-hawak si Blaster, mga kabarkada. Barkada. At nagdala na ako ng beacon kasi ang gagawin natin, mga kabarkada, huhukayin po natin tong bundok na to, mga kabarkada, at doon natin ilalagay si Blaster, mga kabarkada. At syempre, para makuha niya si Blaster, mga kabarkada, kailangan niya munang hanapin itong lugar na to. Syempre, hindi ko papakita sa inyo kung saan lugar to. Abangan nyo na lang sa video ni Bibuyog, mga kabarkada. So, ang kailangan natin gawin, kailangan kong gumawa ng malayong tunnel dito, mga kabarkada. Tapos sa may tunnel na yun, gagawin natin siyang Indiana Jones. Kung alam nyo yun, mga kabarkada, maglalagay tayo ng malupitang patibong. Kasi marami na silang kasalanan sa atin, mga kabarkada. So kung gusto niya makuha si Blaster, kailangan niya lagpasan lahat yun. Tapos ang gagawin natin ngayon, maglalagay na po ako ng mga observers dito kung saan kapag kinuha ni Bibuyog si Blaster, mga kabarkada, magti-trigger siya ng redstone output, mga kabarkada. At yung redstone output na yan ay dadaling niya hanggang dito sa may baba at ma-activate niya, mga kabarkada, ang mga piston dito, mga kabarkada, na kung saan, halimbawa yung piston na yan, meron block yan sa harapan, nilagyan natin ang scaffolding to, mga kabarkada, at sa itaas, nilagyan natin ang buhangin, mga kabarkada, at kapag nag-activate yan, mga kabarkada, masisira yung scaffolding at malalaglag lahat ng buhangin. Kaya hindi ko alam, mga kabarkada, kung ako ba talaga ang masama sa Kadakrap o ginagawa ko lang to, mga kabarkada, dahil ipinagtatanggol ko ang bayan ng Kadakrap, mga kabarkada. Ginagawa ko lahat na mga pwedeng gawin. Kahit hindi dapat to ginagawa ng mayor at iba dapat ang gumagawa nito, ginagawa ko pa rin bilang mayor, mga kabarkada. So kung nakikita nyo naman po, nilagyan ko na siya ng buhangin, mga kabarkada, at meron na po siya scaffolding sa ilalim. So ang mangyayari dyan, for example, meron block dyan, mga kabarkada, sana hindi nyo pa nakikita. Let's say may block dyan, mga kabarkada, tapos yung block na yun sinira ko, mga kabarkada, at malalaglag lahat ng buhangin na to. Oh my goodness, kailangan ko siya bilisan. So so saan ka dadaan, mga kabarkada? Hindi ka pwede dumaan dito sa pader kasi hindi ka makakalabas yan. Meron akong sikreto dyan, mga kabarkada, malamang, of course. So anong gagawin mo ngayon? Oh, very nice. At least, mga kabarkada, kung sakaling makaligtas man si Bibuyog dito, okay lang. Kasi nakuha natin yung kaba ng bayan at hindi tayo namatay. Yun yung pinakamahalaga kung bakit yung ginagawa tong trap na to, mga kabarkada. Ilalagay natin si Blaster dito at kapag kinuha niya si Blaster, magkakaroon siya ng oras mag-isip kung paano niya ipagtatanggol or ililigtas ang kanyang sarili at si Blaster. O diba, very nice? So syempre, mga kabarkada, kailangan natin ang paraan para makapunta si Bibuyog dito. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng stone brick slab at gagawa tayo ng maraming chiseled stone brick dahil kailangan natin, mga kabarkada, ng lodestone. Kung nakikita nyo naman po, chiseled stone brick, tapos netherite ingot, lodestone, mga kabarkada. At ilalagay natin ang lodestone dito. Kung nakikita nyo, ando si Blaster, mga kabarkada, hindi nyo alam kung nasaan to. Si Bibuyog lang makakaalam kapag binigay na natin sa kanya ang compass, mga kabarkada. So maglalagay na lang tayo ng compass dito. Asan na yun? Ito ang maiwagang compass na kung saan
kapag ni-right-click mo sa lodestone, mga kabarkada. Kung nakikita nyo, mga kabarkada, kahit saan po kayo tumayo, yung compass nakaturo sa lodestone, mga kabarkada. Very nice. Ibig sabihin, pwede na natin ibigay kay Bibuyog to kapalit ang kabanang bayan, mga kabarkada, para maipaayos na natin ang kadakrap at maibalik na natin ang pera ng kadakrap. Kung nakikita nyo naman po, very nice. Kahit malayo yan, mga kabarkada, doon pa rin po nakaturo yan sa lodestone, mga kabarkada. Alright, ito ang ibibigay natin kay Bibuyog kapalit ang kaban ng bayan. Bakit mo ako pinatawag? Ha? Ano naman problema mo? Sa wakas! Kanina pa kita hinihintay. Napakatagal mong dumating. Ano na naman ba pinaggagawa mo, ha? Hindi ka makuha sa isang tawag. Ha? Nagtatanim ako ng palay. Tatanim ang yaman-yaman ng kadakrap. Nagtatanim pa rin ikaw. Pero meron kang bagay na pagmamayari. Napagmamayari ko na kinuha ng samahan nyo. Ano pangalan ng samahan nyo? Ano pangalan ng samahan nyo? Ha? Anong kalokohan ng samahan nyo? Ay, patoroto, choco-choco, long sleeve! Anong klaseng pangalan yan? Anong klaseng pangalan yan? Saan nyo hinugot yan? Hinugot namin yan sa... Choco-choco. Pero meron kang ang bagay. Yun yung kaban ng bayan. At kailangan kong ibalik mo sa akin yan. Kasi marami nang naninisi sa akin na wala daw akong kwentang mayor dahil sa inyo. What? Nananakawan ka namin? Nananakawan nyo ako. Lagi lahat ng bagay dito sa kadakrap kinukuha nyo. Kaya ibalik mo sa akin yan. Pero alam ko hindi mo ibabalik sa akin yan nang walang kapalit. Talagang hindi! Amin ang pera ng bayan! At dahil dyan, meron na akong ibabalik sa yung importante na paniguradong ibabalik mo sa akin ang kaban ng bayan. Hindi mo ako maluloko dyan, Mayor. Kahit anong ibigay mo, hindi mo ibabalik ang pera ng bayan! Talaga ba? Oo. Sigurado ka na ba dyan? Final answer, deal or no deal? Final. Ano? Deal or ill deal? Panigurado. Nakikita mo ba to? Ano yan? Familiar wala ka ba dito? Wala akong pakichat. Ah, hindi mo alam to. Ito. Hindi ko ano yan. Ano ang ba yan? Ang susi. Para mabalik sa'yo, si Blaster. Susi ba yan? Nano? Sino nga? Natunugang ka na ba? Ibubulong ko sa'yo. Ibubulong sa'yo. Sino? Blaster! Ang tagal kong hinanap si Blaster, ang kaliwa kong kamay, ha? Ano? Alam mo bang ilang taon ako nagtiis? At sakit pa ng puso ko, naghihilom galing kay Solomon. Ha? At yung Blaster na meron si Kuya Ray, peke yun. Peke pa yun? Kasi ginamit ko ang kanang kamay ko para kunin talaga ang tunay na blaster. Hindi nyo nakuha. Ang yung kanang kamay? Sino ang yung kanang kamay, ha? Si Maki kun. Si Maki! Kinuha ng kanang kamay mo ang kaliwang kamay ko? Tama. Walang pagkakamali. 100% at panigurado, papayag ka na ngayon. Papayag ako? Ibabalik ko ang kaban ng bayan. Akin na. Akin na ang 64 diamonds. Black. Black yun. Saan naman ako kukuha nun? Kinuha niyo. Hindi ko alam, pinag-atiya-tiya na ata ng mga kasamaan ko. Bakit? At magkano na lang natira sa'yo, ha? Hindi ko alam. Siguro nasa 35? Ay, akin na yan. At lahat ng gamit mo kung hindi nyo mababalik ang 64 diamond blocks nitong kaban. Hindi ko alam, mga kasamaan ko, pero kailangan ko na. Magmadali. Sige, sa inyo lahat ng gamit ko. Akin na to. Bibigay ko lahat, pati lahat ng kayamanan ko. Yeah. Ibalik ko lang si Blaster ko. Asa na yung 64 Blaster. Diamond blocks. Taglag, kukuli ko pa eh. Bagal, binisa mo. Ano na? Ako nagpabalik. Akin na. Wala ko na pera ng bayan. Akin na. Kahit kalahati lang yan, malugod kong tatanggapin. Yan na. Bigyan mo sa akin. Ako mo na to, item frame, pati ang huli kong pagkain. Sa inyo lahat. Akin na to. Hindi, dahil mabait ako, bibigyan kita isang pirasong pagkain. Gininto ang karote. At dahil dyan, sa pagbalik mo ng kaban ng bayan, ibabalik ko sa'yo si Blaster. Blaster? Sundan mo! Si Blaster yan eh! Sundan mo ang compass na yan. Kasi wala na eh, mahirap na, baka may mga alagad ka dyan sa labas tapos bigla akong patayin paglabas ko dito. Hanggat hindi mo nakukuha si Blaster, dapat ligtas ako. Ligtas ako. Kaya ang gagawin mo, susundan mo yung compass na yan, malayong malayo yan sa akin para makaiwas ako at makatakas muna bago mo ako patayin ang mga samahan nyo. Pero yun nga, sundan mo lang yan. At nandiyan si Blaster sa dulo. May araw ka rin sa akin, Mayor! Hindi! Araw ko ngayon! This is my day! Tama, araw na to! Magiging amoy araw ka rin. Hindi. Kayo yung masasama, hindi ako. Dahil yung araw na to. Patalsigin! Wagaman hindi natin nakuha lahat ng kaban ng bayan, mga kabarkada. Sapat na rin, mga kabarkada, ang 33 diamonds na binigay ni Bibuyog. At least, meron na ulit pera ang finance, mga kabarkada. Nakabalik na
ang kaba ng bayan at tumanda kami buyon. Pakikita mo kung anong naghihintay sa'yo. Pero yun yung mga kabarkada, maraming salamat sa panonood nyo. Paalala lang po, roleplay lang po lahat to. At sana maunawaan nyo, maraming salamat sa panonood nyo. Kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka na, hit mo na yung like button at yun lang para sa araw to. Tanggal sa muli. Paalam! Paalam!